tumawid si paracetamol. Tapos, eto na si break, si ABS. Si ABS, kapag ka, unlike kay non-ABS, kapag ka pumreno kayo, pre-preno naman siya, maglalak siya. Kaya lang, yung gulong nyo, gaganto siya. Siyempre, iiwasan nyo yung tumawid, pero may tendency na humataw siya dito. Ibig sabihin, sa pool pa rin siya. Hi! Kamusta mga katagumpay? Sa mga may hilig sa motor dyan, Sherman, JTV again, at day 10 na ng lockdown ngayong araw, March 28, 2020. At nag-vlog ako ngayon kasi marami pa rin nag-i-email sa akin mga katagumpay natin dyan, na ano daw ba ang pinagkaiba ng ABS at non-ABS pagdating sa motor. Mga tol, bukod sa presyo, marami kayong pwedeng dapat malaman sa ABS at non-ABS. Lalong-lalo na sa mga advantage at disadvantage nito sa daan. Bilang ako, nag-search ako mga tol ng pagkakaiba ng non-ABS at ABS sa ibang bansa. At ngayon, gusto kong ipaliwanag sa inyo nang klarong-klaro. Hindi na natin sasabihin kung ilang metro ba yung distansya kapag nagpreno ka, ano-ano ba yung mga komplikadong word na dapat yung malaman. Hindi na. Okay? So, dapat nyo lang malaman ang advantage at disadvantage nun sa daan. So, before that, mga katagumpay, kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi. Mahilig ka sa motor at adventure, motovlog, welcome! Katagumpay ka na ngayon, tol. Click mo na, andyan sa baba, at notification bell para ma-notify ka palagi. So ngayon, mga katagumpay, ipapaliwanag lang ako sa inyo. Puntahan natin yung NMAX ko ngayon bago tayo mag-proceed sa mga dapat nyong malaman sa daan kapag ka meron kayong mga panic braking na sinasabi. Papakita ko lang sa inyo, mga tol. Meron kasing ipinapaliwanag yung isang vlogger na yun daw yung ABS system ng isang motor. Yung nakakabit dun malapit sa braking system natin. Puntahan natin, mga tol. Okay? Papaliwanag ko lang sa inyo ng maliwanag, tols. Okay, puntahan na natin. Ayan. May nagsasabi sa akin, ayan si Maxine, mga tol. Ayan ang gamit nating NMAX. Okay? 10 days na siyang hindi ko nagagamit sa daan, kaya asensya na kayo. May nagsasabi, mga tol. Ito daw, ayan. Itong, eto, to. Kung makikita nyo yan, ayan. Ayan, hindi yan ang braking system ng ABS, tol. Sensor yan. Okay? Sensor yan, meter sensor natin yan. Doon, kapag ka sa odonit natin, mga tol, hindi yan yung ABS system. Okay? Di ba ito yung plate natin. Di ba? Ito, mga tol, itong makikita nyo mahaba na yan. Speedometer yan, tol. Di ba? Ayan, no? Speedometer yan, tol. Hindi yan yung sinasabi yung ABS system. Okay? Hindi yan yun, ha? Kapag tinanggal ko yan, ang magiging problema lang yan, mga tol. Hindi magka-count yung speedometer natin dito. Okay? Kaya, dun sa isang vlogger, tol, di ko alam kung ako ba yung mali o ikaw yung mali. Pero hindi na importante yon. Ang importante dito, mga tol, ay makatulong tayo sa mga viewers natin. Gusto ko lang i-correct yon. Kung mali din ako, pa-correct din ako. Okay? So, speedometer ba o basta meter yon na nagka-count kung ilan yung itinatakbo natin. Okay? So, focus tayo. Ayan, tapag-focus. Ayan, focus na. So, balik tayo mga katagumpay doon sa sinasabi ko na kapag kami panic braking tayo. ABS,
at saka Sinan ABS. Doon muna tayo sa pinakamadali. ABS, anti-lock braking system. Punta muna tayo kay Sinan ABS. Sinan ABS, mga tol, sa lever niya, pag sinasabi niya na sa lever niya, kapag ka nagpreno tayo, mga tol, eto ah, sasabihin ko sa inyo ah, pagpalagay natin na sa gitna yung drum brake natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung plate natin, yung plate brake natin, yung nakaganon, yung bilog, okay? Magkaiba yung drum brake tsaka yung sa plate ha. Kapag ka nag-brake kayo, panic brake kayo, papaganan, mga tol, yan na yan mismo. Okay? Kapag nag-brake kayo, yan na yan mismo. Ito, papaliwanag ko sa inyo, mga tol, para mas lalo nyo maipindihan. Kumuha ko lang isang paracetamol. Ayan, kung makikita nyo, kumuha ko lang isang paracetamol. Ayan, mga tol. Tsaka, isang laruan ko na magsisilbing motor natin. Okay? Halimbawa, ito yung tatawid. Tapos, ito yung motor natin. Okay, pasensya na. Pero, di ba? Napaka... galing kong mag-isip talaga. Ito yung tatawid. At ito yung motor natin. Okay? So, papakita ko sa inyo, mga tol. Ganto muna, ha? Mamaya. Ito muna. Papaliwanag ko muna sa inyo yung mechanical, mga tol. Yung mechanical, kapag nag-brake kayo sa mechanical, at kumagat na yung brake nyo, ganito ang mangyayari. Kapag may tumawid, at ito yung brake nyo, nag-brake kayo dito, ang mangyayari, ganyan, tapos mag-wiggle siya ng ganyan, tapos may tendency pa na humataw yung motor nyo sa kanya. Okay? Bakit? Ang paliwanag doon, mga tol, yun na yun. Lock na yun. Yun yung tinatawag. Doon sa ABS na anti-lock braking system, kapag nag-brake kayo, nag-brake kayo sa ABS, kapag nag-brake kayo ng ganun, hindi siya maglalock. Ang mangyayari, kapag nag-brake kayo ng ganun, lalaban siyang ganan. Okay? So, ibig sabihin, nagbabibrate pa siya. So, ibig sabihin, hindi niya nilalabanan, nilalock lahat. Ang mangyayari, ganyan ang mangyayari. Okay? So, ibig sabihin, kung may tumawid ulit, mga tol, eh siya na ha, ito yung pinakamadaling explanation na naisip ko para maintindihan nyo, para hindi kayo masyadong maguluhan doon sa mga word na sinasabi nila. Pero ito yung pinakamadaling explanation doon sa mga sinasabi nila, para madali nyo maintindihan. Kasi syempre, Pinoy tayo eh, Pinoy ako eh. Gusto ko, kapag nanonood ako ng isang video, malaman ko lang yung, ah, ganun pala yun. Hindi yung, pag nakabangga ka ba, sabihin mo ba, ah, ganito po kasi yung metro ng ABS kapag ka nakaganto, tsaka yung anti-lock braking, hindi na, okay? Kapag bumili ka ng motor, timano ABS na. So, ito, yung tumawid, alimbawa, balik tayo ha, i-correct nyo na lang ako sa comment box mamaya, mga tol, pagkatapos kong ipaliwanag to, kung may mga may mali ako masabi, pero ito yung pagkakaintindi ko doon sa napanood kong foreigner. Kapag may tumawid, mga tol, tumawid si paracetamol, tapos, eto na si brake, si ABS. Si ABS, kapag ka, unlike kay nan ABS, kapag ka pumreno kayo, pre-preno naman siya, maglalock siya. Kaya lang, yung gulong nyo, gaganto siya. Siyempre, iiwasan yung tumawid, pero may tendency na humataw siya dito. Ibig sabihin, sa pull pa rin siya. Pero kay ABS, anti-lock braking system, kapag ka nag-brake kayo dito, ang mayayari sa kanya, ganito. Okay? Ayan. Gets nyo? Pag nag-brake dito, nag-full brake kayo dito, pak! Ganito ang mangyayari sa kanya. So, bakit ganon? Parang gumaganon lang yung motor nyo. Ibig sabihin, pag nag-brake kayo, gumaganon lang. Ibig sabihin, lumalaro lang siya sa shock. So, ganito, tol. Mga tol. Ito yung pagkakaliwanag. O, nasa gitna si drum, si plate nyo, si brake plate nyo. Pag inipit niya, lumalaban siyang ganito. Ibig sabihin, gumaganon lang siya. Okay, nagigets niyo yung logic doon? Parang mali yung drum plate. But comment nyo nga sa baba, mga tol. Parang mali yung brake plate eh. Brake plate ba tawag doon? Nakalimutan ko tawag doon eh. Okay, Hindi. Okay, basta doon sa lever nyo, kapag ka umipit yung caliper nyo, gaganon-ganon lang siya. Okay, so kaya yung tendency ng motor nyo, sa unahan, gaganon-ganon lang siya. Okay? Ganun lang siya. Hindi siya tulad ni anti-lock braking system. Pag nag-brake kayo, wiwiggle siya na ganito. Okay? So, yun yung pinakamadaling explanation doon, mga katagumpay. Tapos, syempre, may magtatanong sa akin, mga tol, ano ba yung mas pipiliin ko
sa dalawa. Diyan nagtalo-talo mga katagumpay yung iba nating motorista. Bakit? Kasi yung iba mga tol, sabi sinasabi nila sa akin, tol, kasi galing ako sa mechanical brake or yung manual brake, kaya pipiliin ko si non-ABS kasi hindi ako sanay kay ABS. Baka kung anong mangyari sa akin. Mga tol, hindi gagawa ng ABS system ang isang kumpanya kung mas malapit kayo sa aksidente. Alam niyo mga tol, ako personally, mas pinili ko si non-ABS kesa kay ABS. Magkakaiba tayo ng pananaw mga tol. Ako, kaya kong mag-adjust kay non-ABS ng preno. Kasi sanay ako sa motor ko na non-ABS. Galing ako kay Suzuki Raider Fi. Alam ko kung ano yung hangganan ng preno ko. Alam ko kung kailan ako mag-wiwigil sa motor. Alam ko ang hangganan. Basta alam kong alam nyo, mga katagumpay, yung diskarte kapag galing kayo sa mechanical brake. Okay, so nasa sa inyo pa rin mga tol. Ikaw naman, kung nanonood ka sa akin ngayon, gusto mong mag-ABS at gusto mong ma-experience si ABS, wala namang problema doon mga katagumpay. Wala tayong pwedeng pag-usapan doon, wala tayong pwedeng pag-awayan doon. Kung gusto mo ABS at galing ka sa non-ABS, walang problema. Okay? Ang sinasabi ko dito mga katagumpay ay nasa sa inyo. Ako, hindi ako makakapagbigay ng konkretong sagot na dapat ABS or non-ABS yung bilhin nyo. Ipiniliwanag ko na sa dalawang to at sana maintindihan nyo. Okay? Sa US, mas madaming naaaksidente na naka-ABS kasi hindi sila sanay. Okay? Hindi sila sanay na gamitin yung ABS. Hindi. Ako kasi, nung gumamit ako ng ABS, hindi ko ma-meet yung expectation ko dun sa brake na kailangan ko dahil nagugulat ako na hanggang dito na lang pala to. Parang mag-a-adjust ka talaga kung galing ka sa mechanical braking system. Okay? Si anti-lock braking system, okay naman siya mga katagumpay. Kaya lang, sa presyo niya, pag-uusapan natin ngayon mga katagumpay. Siyempre, kapag ka medyo tumaas yung presyo, expect nyo na may something. Okay? Si non-ABS ay 109,000 pa rin ngayon. At si non-ABS ay 119,000. So, ibig sabihin mga katagumpay, binayaran nyo si anti-lock braking system ng 10,000 pesos. Okay? Nadagdagan lang siya ng 10,000 pesos. At sa kulay, hindi ko pala pwede sabihin dito yung kulay kasi may iba't ibang motor pala na kumakasan ng ABS system. So, yun lang yung pinag-usapan natin dito mga katagumpay. Sana may matutunan kayo. At laging ko sabihin sa inyo mga tol, kapag ka pumili kayo ng motor, ito lang yung masisigurado ko sa inyo mga katagumpay. Kapag pumili kayo ng motor, huwag yung napipilitan lang kayo. Okay? Kapag bitin pa yung budget nyo sa motor na gusto nyo mga katagumpay, mag-antay kayo. Matuto kayo mag-antay. Bakit? Makinig kayo mabuti sa sasabihin ko. Kapag bumili kayo ng motor na sakto lang dun sa budget nyo, pero hindi nyo gusto yung motor, ibig sabihin, bumasi lang kayo na okay na ako dito sa motor na to kasi ito lang yung kaya ng budget ko. Pero hindi gusto ng puso mo. Mga tol, 101% pagsisisihan nyo yun. Promise, pagsisisihan nyo yun. Dahil kapag nasa inyo na yung motor, hindi nun mamimit yung expectation nyo sa isang motor. Mga tol, matuto kayong mag-antay sa motor na gusto nyo. Mag-ipon kayo. And promise, kapag ka nabili nyo yung motor na gusto nyo at na-meet niya yung expectation nyo, sobrang saya kahit medyo masakit sa bulsa. Pero bakit? Na-meet nyo yung motor na gusto nyo. Alright? Na-meet nyo yung motor na gusto nyo. Nakuha nyo yung motor na gusto nyo. Sa presyong masakit, pero na-meet nyo yung expectation mo sa daan, sobrang solid na. Yun ang tandaan nyo mga tol. Matuto kayo mag-antay. So yun lang mga katagumpay. Maraming salamat sa papananood sa akin ngayon. Ingat kayo palagi. Pero good news sa coronavirus, meron daw ibibigay na 5,000 pesos sa mga private company at meron tayong tinatawag na tupad program ang government natin ngayon at makukuha kayong pera. I-apply nyo yun sa barangay nyo. Itanong nyo sa barangay captain nyo o sa kahit sinong LGU, may tupad program kaya lang 200 lang yata per barangay. Okay? 200 person per barangay. Okay? Magpapasa kayo ng form doon.
So, yun lang. Ingat kayo palagi. Maghugas ng kamay. At huwag nyo kakalimutan, i-click yung subscribe button at notification bell para ma-notify kayo palagi sa channel ko. Huwag nyo kakalimutan mag-comment sa baba kung meron ako mga nasabing mali. Alright? Thank you so much. Magtulungan tayo dito, mga katagumpay. Welcome to my channel. This is Sherman. Ingat palagi. JTB again. See you next vlog. Hindi tayo papapigil. Mga adventure natin. Yamaha! Shout out sa Yamaha! Santa Rosa, lahat ng Laguna branch, Pulo. Shout out sa inyo, Parian. See you next vlog. Peace! Kaya natin to, Pilipinas. Yeah! This is your man, JTB again. Hingang malalim and peace out. Yeah.